A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russet. God is good all the time. 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 Praise the Lord, God is good all the time, and all the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting, Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. Tapos si Pastor Ruban, mapagpalang gabi sa mga kapatid natin. Thank you Lord for joining us. Kung kayo po ay first time, pakicomment dyan, new blessings. Ayan, salamat sa Panginoon. At syempre, kung kayo po ay may mga invites, pakitag na rin yung mga loved ones natin, paki-comment yung pangalan para mabati natin sila. Ayan, thank you Lord para sa ating digital evangelism. Paalala ang ating mga kapatid na kasama ngayon, paki-like, share, at saka tag na natin, right post. Okay, share down, praise the Lord. Salamat sa pagiging maaga mo. Magandang gabi sa iyo, Brother Richmond Cuenca, praise the Lord. Ganun din kay Mami Ading at Mami Beng, Sister Novi, good evening sa inyo. Kay Sister Lola and Ruth Inonog, Lori Lay, good evening. Sister Abby, Aubrey, Adeline Cheng, sa inyong buong sambahayan. Salamat sa ating mga kapatid. Okay, praise the Lord. Tuloy-tuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Pero syempre, invite natin ang presence ng Lord sa pamamagitan ng panalangin. Join us as we close our eyes and bow our heads. Thank you, Lord. Heavenly Father, maraming salamat for this wonderful day that you have given us. Thank you for the opportunity that we could hear from heaven. Word from heaven, Lord, is a blessing to our lives. Salamat po, Panginoon. At patuloy kaming dumadalangin at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming buhay, sa proteksyon, sa pag-iingat, sa pagbibigay sa mga pangangailangan namin. Salamat sa pagsagot mo sa aming mga panalangin. Salamat sa pagpapagaling at pagpapalakas maging mga pagbabago ng aming buhay. Thank you, Lord, sa pagkakataon na ang social media ay makagamit namin as a platform of your good news, Lord Jesus. Salamat po. And tonight, God, we ask in Jesus' name that you will dwell in the praises of your people. Ang iyong pagsama, presensya, Lord, ang aming nais. Hayaan niyo pong maranasan ka namin ngayong gabi. Manahan ka sa aming mga pagpupuri, mga awitan. Ikaw ang Diyos na saklolo sa aming mga pangangailangan. Ikaw ay tutulong. Salamat po, Panginoon, at patuloy kaming dumadalangin na hihipuin mo kami ng iyong banal na Espiritu na mabago nga ang aming buhay. Mas lalong gumanda, makabuhay kami sa iyong kalooban. Maging ang kagalingan sa aming mga katawan, kalakasan sa aming mga panghihina. Panginoon, maraming salamat. Lord, mga kapatid namin na first time, regular, or second time, pagpalain niyo pong lahat. Maging ang mga manonood ng replay, pagpalain niyo pong mga anak niyo, Panginoon. Thank you, Father. At sinasamahan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. At muli, lahat ng mga papuri, pagsamba, pasasalamat ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ng Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Good evening po sa ating lahat. Thank you, Lord. At tayo ay patuloy sa ating gawain dito sa OPM. Binabati lang natin mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. Sister Ria Quaresma, sa lahat ng kasama mo dyan sa China. Good evening. Ganun din kay Brother Yuri at Sister Mira Santonia. Good evening sa inyo, si Tita Nida and Tito Renny. Praise the Lord sa buhay nyo. Karen Ashbistal, receive the healing sa mga may sakit. Tita Lorna Avenido. Okay, Avelino, sorry. Thank you, Lord. Kay Ryan Anuat, sa mga kapatira natin dyan. Thank you, Lord. Kay Antoinette, hello sa mga taga Davao. Praise the Lord. Kay Gretz, tsaka kay Melo, Kuya Mel, sis Gina, sa inyong pamilya.
Binabati rin natin ang birthday celebrant si Brother Ash. Ayan, Relona, God bless you. Ayan, si Sister George, Sister Ersie, si Mika, good evening din, Sister Grace, at Sister Michelle, Brother Dingdong. Kakantahin natin, magpupuri tayo sa Panginoon, awitin natin, Diyos ang Saklolo. Ayan, Diyos ang Saklolo. Dalangin namin sa nagdaang lindol kaninang umaga ay kayo po'y may kaligtasan at malaya sa mga pagkatakot at alalahanin. Amen. Good evening din sa mga kapatid natin sa Middle East, Sister Maureen Avelino. Thank you Lord sa buhay mo, Mami Belle. Thank you Lord kay Atriza, Elisa, and Kuya June, Ate Ricadel, and Kuya Zenry. Good evening din kay Sis Novi. Shout out sa inyo dyan, Brother Reggie and Sister Pat, kay Brother Huge at Sister Maricel. Kuya Yuma, thank you for watching. Okay, paki-post naman yung lyrics natin dyan, Diyos ang Saklolo. Sister Nanita Moral, samahan niyo po kami. Umawit sa Panginoon, Brother Jonard and Sister Winnie. Ayan. Thank you, Lord. Bundok ng pagsubok, ako'y napatingin. Kailangan Saklolo, saan mang gagaling. Sabihin sa sanggalan, di natutulog
kahit ng buwan di masasaktan. Diyos ang sasaklolo sa atin. Siya ang magliligtas. Siya ang mag-iingat. Amen. Praise the Lord. Good evening po. Thank you for joining us sa ating awitin na yan. Ang title niya ay Diyos ang Saklolo. Mapapakinggan niyo yan sa ating YouTube channel, sa Facebook. At kaya ni-invite namin kayong mag-subscribe, mag-like din sa Facebook page natin para lagi po kayo updated sa mga uploads nating bago. Praise the Lord. And we know that you are blessed joining us as we sing that song, Diyos ang Saklolo. Pero tuloy-tuloy pa tayo sa pagpapala ng Panginoon. Maya-maya po ang salita ng Diyos, pag-uusapan natin. Pero syempre, kung first time mo, paki-comment dyan, new blessing. Good evening sa iyo. Good evening kay Sister Josepha de Ocampo, Jelay Hopia, kay Stephanie Ocampo, Tita Gina, Brother Willie. Salamat sa buhay mo, Sister Cheryl and Brother Randy Resurrection. Ayan, sino pa nandyan? Si Daddy Frank and Mami Lina. Lahat ng kasama nyo dyan sa canteen, Sister Janet Pison. Isang malaki sa kalakas na ina. Okay, thank you Lord. Salamat sa Diyos kay Alexa Bandin. God bless you kapatid. Tuloy-tuloy lang sa pagtatag, pag-share, Sister Arlene Vinson. Salamat sa Panginoon. Announcement this coming August 7. Ayan, magkakaroon tayo ng physical gathering. At the same time, tayo po ay patuloy na nananalangin na maging weekly na ito. Kaya in-adjust natin. Magkakaroon tayo ng twice a month physical gathering sa August 21 naman. Lahat po ng details, lugar, oras, makikita nyo yan sa ating Facebook account sa Jesus Comfy Cavite. Kaya mag-like kayo doon. Mag-follow sa page para ma-update po kayo, no? Ayan, salamat sa Lord. Kailan yan? August 7. Ayan, next Sunday. At tapos, meron din tayong August 21. Ah, pag-pray natin ang provision ng Panginoon, magiging weekly na yan. Okay, tuloy lang sa gawain ng Panginoon. Mag-comfy break muna tayo, ha? Praise the Lord. Dagdag kalaman. Matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea!
presented by OPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord! Para sa ating Coffee Break Bible Quiz B, ang tanong dito, sino daw po ang nagbaptize kay Jesus Christ? Alright, actually nasulat naman sa Bible yan sa Matthew chapter 3 verse 13 to 15. Kaya nga ang pangalan niya, John the Baptizer or John the Baptist. Walang iba kundi si John, pinsan niya yan eh. Alam niyo, pinapakita dito mga kapatid na si John, nung ibabaptize niya si Jesus, nagsabi muna siya na, teka Lord, hindi yata ako worthy eh, dapat ka ako i-baptize mo eh. Diba? Pero pinakita ni Lord na nagkaroon ng water baptism siya sa kanyang ministry. Talagang nagpa-baptize siya. At ito ay isang halimbawa na dapat nating tularan. Bilang mga mananampalataya, ikaw ba ay nabautismohan na sa tubig? Meron pang mas maganda dyan, yung bautismo sa banal na espiritu. Alam nyo, pinapakita dito ano bang responsibilidad mo bilang isang mananampalataya ni Kristo. Kailangan kapag alam mo yung baptism, iiwanan na natin yung dati nating pamumuhay. We break away with our old life, old self, old character, and meron ng new standard of living. And that standard is being like Jesus Christ. Okay, hindi lang siya bastang ritual o seremonya. Ito po'y may kahulugan na dapat makita sa atin. Kaya naniniwala ako sa mga tunay na tumanggap kay Kristo, may magagandang pagbabagong nangyari sa kanila. At isa dyan, yung dati nilang pagkatao, wala na. Sila'y bago ng nilalang. Amen! Good idea! Presented by OPM Online. Ayan, praise the Lord! Tuloy-tuloy lang tayo. Congratulations sa ating mga Coffee Break Winners Weekly Electronic Raffle yan. Salamat sa Panginoon. Kuha na tayo ng Bible. Buksan mo bandang gitna. Makikita mo yung kawikaan sa Tagalog. Sa English niyan, Proverbs chapter 27 verse 1. Proverbs chapter 27 verse 1. Isang verse lang ang ating babasahin. Abang binubuksan mo, Bible mo, thank you Lord at nagpapasalamat tayo sa mga kapatiran natin na patuloy na nananalangin para sa property na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At sa mga kapatid natin nag-pledge. Ayan, ini-encourage namin kayo mag-pledge, mag-invest. Saan? Sa sanktuaryo ng Panginoon. Eh, di ba tayo nga mga tao? Eh, talaga naman, pinag-iipunan natin ang pagpapatayo ng ating bahay, pagpapaganda ng ating interior, o yung sasakyan mo, nag-i-invest ka dyan, yung motor mo, binibigyan mo, nilalagyan mo ng accessories, di naman masama yan. But this is a long-term investment. God is opening a door for us to invest in His kingdom. Ito po'y investment na hindi lang for 5, 10, 15 years. Ito po ay forever. At ito'y merong return. Ibabalik yan sa iyo ng Panginoon. May ROI agad yan, kapatid. Yung joy of the Lord, tatanggapin mo agad. Kaya alam nyo, in-invite namin kayo, in-encourage namin kayo. Samahan nyo kami, magbigay tayo para sa property, operation bangon. Meron ng lupa eh. Simula na natin itong bayaran at doon mga itatayo ang sanktuaryo ng Panginoon. Kaya sa mga pledgers natin dyan, sa ating GCash number sa comment section, i-type mo dyan, Operation Bangon. Ayan. Tapos, lagay mo yung amount, ibigay mo na doon. Tapos, lahat yan papasok sa land. Alright? At makikita mo, pag tinatayo yun, bahagi ka doon, kapatid. Kaya, purihin ng Diyos sa buhay mo. Good evening sa'yo, Reynalyn Lipbukon. Praise the Lord kay Melo Villa Gomez. Salamat sa mga kapatiran natin sa Davao. Masaya kami nakarating dyan. Ayan, maayong gabi sa inyong tanan. Thank you, Lord. Kay Angel Sabularse. Hello, Sister Gina and Cheryl. Brother Willie, good evening din sa inyo. Praise the Lord. Okay. Hello din kay Pamela Ann. Good evening sa iyo, Pamela Ann. And Mami Ben, praise God. Sige, basahin natin ang Word of God sa Proverbs 27, verse 1. Sabi rito sa magandang balita, Biblia, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, sapagkat di mo alam kung anong magaganap.
Panginoon, aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa pagbasa ng salita. Pagpalain mo ito sa aming mga puso na hindi lamang kami manunood, makikinig, kundi Lord, mapapagpala kami nito. Magbabago ang aming buhay. Makikita ang bunga na magaganda sa amin, mga matitinding pagbabago. Kaya Panginoon, maraming salamat, and I pray for the Holy Spirit to speak to us and through us. Let your wisdom overflow, knowledge and understanding. Lord, ang prayer namin, ikaw po magtuturo. Ikaw mangangarap, mangungusap sa amin at narito kaming lahat. Makikinig kami sa iyo. Gamitin niyo po yung lingkod, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ayan, good evening po sa ating lahat. Muli, binabati natin ang bawat isa. Welcome sa ating OPM online prayer meeting. Mondays to Fridays tayo dito sa Jesus Coffee Church Live, 7 hanggang 8. Kaya stay tuned ka lang. Nandito na tayo sa Word of God. Ang title ng ating message ngayon is Unexpected. Alright? Unexpected. Pero bago tayo pumunta doon, ano ba sa buhay mo yung mga unexpected na mga events? Gaya nung bukod nung nangyari kaninang umaga, no? Hindi ko masyadong naramdaman dito, pero intensity to kasi. Pero sa ibang lugar, 7, di ba? 6, may 5. Talagang pinapakita dito na unexpected. Hindi to inaasahan ng mga tao. Bukod doon sa nangyaring lindol kanina, ano pa yung mga bagay na hindi mo inasahan na nangyari? Okay? Na mangyayari pero nangyari sa iyong buhay, di ba? Maraming mga unexpected experiences tayo eh. In our life, as a believer, o kahit di ka pa Kristiyano noon, marami mga unexpected na pangyayari. Ang sabi nga ng dictionary ni Merriam-Webster, yung mga kaparehas na salita, para mas maunawaan natin, is abrupt, biglaan. Okay, may mga biglaan, di ba? Biglaan ka na lang, nabaha na lang yung bahay mo, di ba? Sabi ng kapatid, undoy, nasa Marikina, hanggang dibdib, di ba? Bigla lang bumaha, ang bilis ng tubig. Or sudden, unanticipated, hindi natin talaga inaasahan. Sabi niya, unforeseen, di ba? Maaring sa love life, hindi ko inasahan. In a good way, dumating siya sa buhay ko. Ayun, unexpected blessing. Biglang may nagbigay sa akin ng 10,000. Amen. Praise the Lord, ha? Bigla na lang. Okay, siguro yung marami sa atin dyan, no? Marami kayong nararanasan araw-araw unexpected. Biglang dumating yung Shopee, yung delivery. Nagulat ako. Diba, hindi naman ako umorder. Yung pala, asawa ko yung umorder. Okay. May mga ganun, magagandang bagay, pero meron din na, hindi din magaganda. Death of a loved one. Totoo yan eh. Hindi naman natin talaga sigurado kung hanggang kailan mo kasama yung mahal mo sa buhay. Kaya naman, dapat let us take advantage of the opportunity na kasama natin sila. Let us not waste time. Kasi syempre, ang buhay, mabilis lang yan. Siguro napansin nyo na or nakapag Facebook na kayo, doon sa lindol, nakita ko sa mga pictures na eto mga tao na ito, di ba? Nung lumindol kaninang umaga, yung kanilang bahay nasira. Di ba? Sino ba naman mag-expect no na tinayo nila yung bahay na yon for 5 years, 10 years, tapos suddenly, abruptly, bigla na lang guguho. Meron pa ako nakita mga pictures doon na hindi pa nga tapos yung kanyang tinatayong bahay, gumuho na eh. Dahil doon sa malakas na lindol na yon. Meron doon, namimili lang siya, di ba? Tapos bigla na lang gumuho yung kanyang binibilhan. Meron naman doon, nakita ko sa picture sa Facebook dahil sa lakas ng lindol, ang ganda ng bahay, pero gumuho eh. Meron doon na yung kalsada na normal, na dinadaanan, bigla na lang natabunan ng mga bato at lupa. Meron din mga pictures dahil sa lakas ng lindol na yung mga sasakyan, may luma, may bago, nabagsakan ng bato. Yung mga tourist spot, ayan, yung mga pinupuntahan ng mga turista na magagandang tanawin, suddenly, yung old building, yung old place na yon, that beautiful view, unexpectedly nung lumindol, nasirang lahat. Hindi na maganda.
And for some, kamatayan. Well, tinuturo sa atin sa mga nangyayari sa buhay natin. Kapag may mga ganyang lindol, biglang bumagsak yung bahay, nasira, nawala ng mahal sa buhay, it tells us that our life is full of uncertainties. Ang dami talagang hindi sigurado sa buhay natin. If you're listening and watching tonight, sinasabi mo ba na sigurado ka na ba talaga sa buhay mo? Napakarami kasing hindi sigurado sa buhay natin. Kahit hindi itong lindol eh. May marami dyan naka-experience na hindi sigurado sa kanyang, alam mo yun, pinagtatrabahuhan. Akala niya for life na siya magtatrabaho doon, magandang sweldo, malakas at malaking kumpanya. Bigla na lang nagsasara yung kanyang kumpanya. Ang ganda ng kanyang account, big time account. And suddenly, unexpectedly, bigla na lang nawalan siya ng work. Nagsarado yung kumpanya. Alam mo, when life is full of uncertainties, mga hindi ka sigurado sa buhay, sa kumpanya, paano ka magre-respond? Paano mo haharapin ang mga bagay na ito? Kaya kapag lumilindol, kapag may namatay, kapag nasira yung dream house mo, kapag hindi natuloy yung travel goals mo, unexpected, biglang na-cancel lahat, yung savings mo, bigla na lang nawala, na-scam ka, yung business mo, hindi nag-push, tinakbuhan ka ng business partner mo. How will you respond in these challenges of life, of the uncertainties that we may face in life? Siguro yung iba, malulungkot. Well, sobra naman talaga, nakakalungkot naman talaga. Yung dream house mo, bigla na lang nawasak. Yung travel goals mo, hindi natuloy. Na magre-respond sa pagkalungkot, matinding pag-aalala. Siyempre, mag-aalala tayo, lalo na kapag hindi natin kasama yung mga mahal natin sa buhay, nasa ibang lugar tayo. Naku, kamusta na kaya yung mga mahal ko sa buhay? Ligtas kaya sila? Sa kaya sila kukuha ng pagkain? Ngayong wala na silang tahanan, wala na siyang trabaho. Alam nyo, minsan ang tao nagre-respond sa takot. Ano na kayong mangyayari sa akin? Ano kayong mangyayari sa akin bukas? Naku, baka lumindol na naman. Paano kaya itong bahay namin? Baka ito na ang sunod. Baka may mas malakas pa dyan. Well, it's the natural response of men every time we face unexpected events like this. Lindol, bagyo, baha, loss. Tells us that life is full of uncertainties. Ang dami talagang hindi sigurado. Alam mo, sinasabi lang sa atin na sa nangyari kaninang umaga na walang permanente sa mundo. Walang permanente. Sabi sa Matthew 24:35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Wala, yung ganda ng view, lilipas din eh. Mawawasak, masisira din. Kaya ang sabi ni James sa chapter 4, verse 13 to 16, when you have the understanding na life is full of uncertainties, that nothing is permanent, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Sabi niya sa verse 13 to 16, James chapter 4, sa Tagalog niyan, Santiago, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganitong o sa ganong bayan. At sa isang taon ay kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. So, itong tao na ito, nagbi-business, may magagandang plano. So sabi niya, makinig ka ha kung ikaw nagpa-plano na yan. Sabi niya sa verse 14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Totoo yan eh. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Uncertain. Tapos bigla na lang may darating sa buhay mo, di ba? Sabi niya, ang buhay niyo ay parang usok. Lamang. Alam niyo usok? Sandaling na lumilitaw at agad nawawala. Sabi nga sa Proverbs 27:1, kanina binasa natin eh. Huwag pagmamayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano magaganap. So, connected na yung katalinuhan, karunungan na binigyan ng Diyos kay Solomon. Sabi niya, kung ikaw marunong kang tao, hindi ka mayabang sa araw ng bukas.
Alam mo yun na sinasabi niya, because life is full of uncertainties. Anong kailangan gawin? Sabi sa verse 15, sa halip, ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit sabi niya, kayo'y nagmamalaki at nagyayabang. At yan ay masama. Alam niyo, pinapakita dito na sa verse na binasa natin, yung truth about our life. Tomorrow, hindi natin sigurado. Yung ngayon, nabubuhay tayo, mamayang gabi, hindi natin sigurado. Kaya alam niyo, paano ba tayo magre-respond sa mga bagay na hindi natin control? Kapag may dumating na unexpected sa buhay mo, maling kayo biktima ng lindol, biktima ng bagyo, ng baha, biktima ng isang hindi magagandang pangyayari, ikaw ba'y na malulungkot, matatakot at magkukulong na lang sa iyong kwarto, madedepress? Gusto ko i-share sa inyo ang tatlong bagay. Kapag tayo ay dumaranas ng mga unexpected na pangyayaring ito, unang-una, we need to cast our cares unto God. Casting our cares unto God. Ito yung kailangan nating gawin. Ilagak natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Sabi sa English Standard Version, 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Kapag tayo po alam natin ang salita ng Diyos, ito'y dapat nating maging buhay. Kapag tayo ba'y nag-aalala na, natatakot na dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mga balitang naririnig natin, the first thing we need to do is we need to cast our cares unto God. Casting our cares to God. Ito yung first step. Kapag ikaw natakot, nag-alala, alam mo yun, matinding kalungkutan nararamdaman mo, ibigay mo sa Diyos. Ilagak. Yung word na cast, dalawang beses na ito ginamit. Yung unang ginamit ito, yung parabang jacket, nilagay nila dun sa donkey para upuan ni Jesus. So, hubarin mo na, ibig sabihin yun, at ibigay mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Bakit natin ibibigay sa Diyos ang ating mga alalahanin? Alalahanin mo sa trabaho, yung kalungkutan mo, yung takot mong mawalan ka ng work, yung kakainin nyo bukas, yung babayaran nyo mga bills, marami tayong alalahanin eh. Naku, may dumating pa, unexpected, nagkasakit si ganito. Naku, paano kaya pambabayad ko dito? Paano kayang ibabayad namin sa ospital, sa mga doktor, pambili ng gamot? May mga ganyang pagkakataon eh. Unexpected. Pero anong kailangan mong gawin? Kapag pumasok ang pag-aalala, ilagak mo sa Diyos. Casting our cares unto God. Alam mo kung bakit? Sa Diyos, kasi kaya kanyang buhatin sa kanyang makapangyarihang kamay. Tanging Diyos ang may kakayahan na tanggapin, buhatin, hawakan, ingatan ang kanyang mga anak. Kapag ikaw ang nagdala niyan, mabigat. Maraming mga tao, sobra nilang tiwala sa kanilang sarili. Hindi, sabihin mo sa akin, ishare mo lang sa akin. Sige, sabihin mo lang. Pero wala naman silang pinaglalabasan. Wala naman silang pinagkakatiwala ang iba. Alam mo kapatid, kung meron kang mga kapatiran, kaibigan na napagsasabihan ng mga alalahanin mo, thank you Lord. Pero higit sa lahat, bigay mo kay Lord. Sabihin mo lang sa kasama mo, bigay mo yan kay Lord. Alam mo, pag binigay mo na kay Lord, wag mo nang bawiin. Lord, tinataas ko sa iyo ang nangyari, unexpected na ospital. Lord, yung provision, ikaw magpo-provide Lord. Binibigay ko sa iyo yung alalahanin ko sa pambayad. Pero patuloy ka pa rin sa buhay mo, sa paglilingkod mo, sa trabaho, tuloy-tuloy ka lang. And you will see the hand of God providing for your family. Lord, nasira yung bahay namin. Pero Lord, bibigay ko sa iyo. Ikaw ang magpapatayong muli ng aming tahanan. Alam mo, kasi kapag ikaw lahat tinanggap mo, hindi mo binigay kay Lord. Bit-bit mo lahat. Mabigat yan, kapatid. Marami sa atin, ang bigat ng pakiramdam. Gigising sa umaga, parang ayaw nang gumising dahil sa dami ng mga problema. Ito ang susi sa masayang buhay. Ibigay mo kay Lord. Magtiwala ka. Bakit? Because He cares for you. God cares for you. Sabihin mo lang sa mga kasama mo,
mahal ka ng Diyos. He cares for us. Alam mo yun? He cares more than our parents. Sa atin, no? Example, ikaw nag-aalala ka sa anak mo, mas mahal ng Diyos ang anak mo kaysa sa'yo. Minsan, nag-aalala ka para sa sarili mo. Alam mo ba yun, yung pagmamahal mo sa sarili mo, higit pa yung pagmamahal ng Panginoon. Kung gusto mong magandang plano, mas maganda pa yung plano ng Panginoon. Alam mo, higit pa dun eh. Mahal ka ng Diyos. Yung alalahanin mo, kapatid, bigay mo sa Kanya. Ayon ni Lord na nalulubog ka sa alalahanin. Nalulubog ka sa takot. At paano mo ibibigay sa Kanya? Sa pamamagitan niya ng panalangin. Philippians 4 verse 6 to 7, panalangin kapatid. Do not be anxious about anything. Sabi, huwag daw tayong mag-alala sa kahit anumang bagay. But in everything, sa lahat daw, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Sabihin mo kay Lord, maging open ka. God can handle your emotions. God can handle your stress. God can handle your disappointment, discouragement. Lahat, isigaw mo sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon. That's how you cast your cares to God. Ganyan ang paglalagak ng ating pagtitiwala sa Panginoon. In Psalm chapter 55, verse 22, cast your burden on the Lord, and He will sustain you, and He will never permit the righteous to be moved. Alam niyo yung pananalangin mo, yung bigat, Lord, ang bigat nito. Alam niyo, na-experience na ba yun? Na meron kang mga dalang bigatin. Emotional challenges. Ang dami mong problemang hinaharap. Para bang dahil breadwinner ka, ikaw padre di pamilya, o ikaw lang gumagastos, ikaw lang may trabaho. Ang bigat. Paano ko babayar lahat ng utang namin? Magbabayad pa kami ng bills, pangkain pa namin araw-araw, pampatayo ng bahay. Paano ka? Ang bigat eh. Lahat ng bigat na yan, kapatid, bigay mo sa Lord. Bubuhati niya ng Panginoon. Di ba kapag sinishare mo yung problema mo, gumagaan ka. Gumagaan yung bigatin mo eh. Gumagaan yung nararamdaman mong bigat sa puso mo. Ganon din, ishare mo kay Lord. Lord, nahirapan na ako sa asawa ko, Lord. Hindi ko alam kung paano pakikisamahan to. Sama-sama ng loob ko. Alam mo, sabihin mo sa Lord yun. Magagaling ka ng Panginoon. Lord, sobrang bigat na. Nag-aalala na ako sa mga bayarin namin. Baka mahatak yung sasakyan namin. Baka marimata ito. Lord, bigay mo kay Lord. Lord, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad ng hospital bills. Bigay mo kay Lord. Cast your burdens. Be open to God. He can handle everything. Pagagaanin niya ng Panginoon. Ang sabi doon, and He will sustain you. God will sustain us. Pangalawa, yung unang point natin kanina is casting our cares unto God. Lahat ng alalahanin, takot, bigay mo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, nananalangin ka na. Pangalawa, trusting our life unto God. Trusting our life unto God. Ipagkatiwala mo yung buhay mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon. Kapag nanalangin ka, umiyak ka sa Panginoon, kailangan sa panalangin pagkatapos nun, ipagkakatiwala mo na yung buhay mo sa Panginoon. Na Lord, narinig mo na panalangin ko. At ngayon, andyan pa rin naman yung problema. Andito pa rin yung nangyayari sa buhay namin. Pero Lord, nagtitiwala ako ng buong puso. E diba dito papasok yung Proverbs 3, 5 to 6. Sabi dun, trust in the Lord with all your heart. With all your heart. Buong puso. Ang sabi niya, do not lean on your own understanding. Eh kasi tayo, syempre, nagko-compute. Naku, kulang. May budget kami. Gipit na kami. Hindi aabot. Hanggang dito lang. May ganun tayo eh. Nananangan tayo sa sarili nating karunungan eh. Ito kaya gawin ko. Ito kaya gawin ko. Hindi. Pagkatiwala mo sa Panginoon. Sabi dito, in all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. Alam mo kapatid, yung pananalangin isang bagay. Pangalawa, yung pagtitiwala, iba rin yun. Nananalangin ba tayo? Check.
teka, nung nananalangin ka, tapos mo mag-pray, nagtitiwala ka ba talaga sa Diyos? Kasi yung pananalangin, okay yan. Pero kailangan maniwala ka eh. Na ang Panginoon, may magandang plano sa'yo. Na mahal ka ng Diyos, na hindi ka niya pababayaan, nakita niya ang mga pinagdadaanan mo, buong puso. Kailangan magtiwala, Lord, lumindol. O, ano yung pamilya ko, Lord? Pinag-pray ko sila sa'yo, pero nagtitiwala ko sa'yo na mas makapangyarihan ka kesa dun sa mga tutulong sa kanila. Kaya mo silang ingatan, kaya mo silang gabayan, kaya mo silang proteksyonan kahit wala ako dun. You see, maraming pagkakataon na tayo nananalangin pero hindi naman tayo nagtitiwala. Natatakot tayo. Kapatid, pagtitiwala ang kailangan. Yung inawit natin kanina, Diyos ang saklolo, in Psalm 121 nakuha yan. Sabi rito, ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking baong, akin bang saklolo ay saan mang gagaling. Ang Psalm 121 is a song of ascent. Ang ibig sabihin, song of ascent, akit sila. Papunta sila ng Jerusalem, sasamba sila, mag-aalay sila. Kaso sa daraanan nila, maraming uncertainties. May mga pwedeng unexpected na dumating sa kanila, madilim. Pwede silang atakihin ng mga holdapper, may mga rebelde, patayin sila, pag nakawan sila kasi may mga dal silang pang-offering, hindi nila alam, hindi sila sigurado sa kanilang buhay. Sabi nila, Lord, ang taas nitong aakyatin namin ah. Ang dami naming haharapin na hindi namin nakikita at nalalaman. Kaya ang sabi niya, teka, saan ba manggagaling ang tulong? Kapag dumating yung unexpected. Naintindihan nyo? Pangalawa, sabi niya, verse 2, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Sinabi niya rito na kahit dumating yung hindi ko inaasahan, may masamamang dumating, alam ko ang Diyos, nagtitiwala ako sa Kanya. Siya gumawa ng langit at lupa, alam niya yung buhay ko, magtitiwala ako, kaya ko ingatan ng Panginoon. Sabi niya, hindi niya papahintulutan na ang paamoy madulas. Siya'y nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Isipin mo yon. Kaya niya ito sinasabi na hindi natutulog ang Diyos para sa atin, mga kapatid, na magtiwala tayo na kahit anuman ang panahon, lumindol man, bumagyo, gising ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya Kanyang tulungan. Kaya Kanyang sagipin. Kaya Kanyang iligtas. Kaya Kanyang ingatan. Hindi tulog ang Diyos natin. Sabi niya pa rito, siya'y nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matulog man. Alam mo, minsan na naisip natin yan eh, di ba? Bakit kaya lumindol ng malakas? Bakit ako yung nawala ng trabaho? Bakit kaya kami yung naghirap? Bakit kaya nagkasakit? Tulog ba ang Diyos? Naku, natutulog yata ang Lord para hindi ako iningatan ah. Nung umidlip ang Panginoon, naku, biglang lumindol. Ganun yung thinking ng mga tao. Na para bang ang Diyos ay parang limitado sa kanyang gawain na nagpapahinga, natutulog, napapagod na yata. Pati din di. 24/7 gising ang Panginoon. Hindi niya kailangan ng tulog kasi siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Kaya Kanyang iligtas. Sasaklolohan ka ng Panginoon. Sabi rito, ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Sa verse 5, ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. So sabi niya, day and night, kasama mo ang Panginoon. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa, ang iyong paglabas, at ang iyong pagpasok, Kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Kapatid, trusting our life unto God. Na Lord, ano man yung season, ano man yung mga changes, challenges, ano man yung mga pinagdadaanan, hindi ka tulog. Alam ko, kita mo ito. At nagtitiwala ako na hawak mo ko sa iyong mga kamay. Kahit anong harapin, kahit anong pagdaanan, ikaw ay mananatiling Diyos na buhay. Amen? Casting our cares unto God, trusting our life unto God, and panghuli, paano mo haharapin yung mga uncertainties, unexpected sa buhay mo? Abiding unto God.
abiding unto God, mananatili tayo sa Diyos. Kailangan nandoon ka, hindi ka hihiwalay. Mananatili ka dun sa Panginoon. Alam mo yung minsan kasi iba kapag naka-experience sa mga unexpected loss na may nawala, trabaho, mahal sa buhay, unexpected, ayan, events, lindol, nawala, nasira yung kanyang negosyo, yung kanyang bahay, naloko siya, na-hurt siya, yung unexpected, nakala niya, nagtiwala siya, nagmahal siya, yung pala, may iba ng mahal, may iba ng pinili, nasaktan ng lubusan, instead na lumapit sa Diyos, tumalikod sa Diyos. Alam mo yung minsan, nagtatampo tayo sa Diyos, hindi na ako aattend, hindi na ako magpe-pray, and I know, I feel the anointing of the Lord, they are listening right now. There are people who are watching na nagtampo ka sa Panginoon. Dahil hindi nasagot yung prayer mo, lumayo ka sa Diyos. Ipinili mong umabsent, pinili mong hindi na dumalo. Kapatid, mali yan. Manumbalik ka. Abide in Him. Manatili ka, doon ka magiging mabunga. Sinabi ni Jesus yan in John chapter 15, ang huwalay sa Kanya, matutuyo. Pero ang nakakonekta sa puno ng ubas, tayo yung mga sangay, mamumunga ng sagana. Kaya alam mo, we need to abide unto God na kahit na anuman yung pinagdadaanan natin, tuloy-tuloy, mananatili tayo. Basahin lang natin yung ilang verse ng Psalm 91. Sabi sa verse 1, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan, Psalm 91 verse 1, at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh. Kapag nanatili ka raw kay Lord, siya yung muog at kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anong mga tinding salot ay di ka magdaranas. Verse 4, lulukubang kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kanyang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Even we face uncertainties, challenges, unexpected events, abrupt, biglaan, sudden, lahat ng yan, in-expect mo man o hindi, abide unto God. Huwag kang lalayo, manatili ka sa ating Panginoon. And to close this, alam nyo, yung lindol kanina, wala namang nakapagsabing lilindol ng ganong kalakas. Wala namang nakapagsabi na guguho ang kanyang bahay. Wala nakapag-predict na mababagsakan yung kanyang sasakyan, na magsasarado ang mga negosyo, na babagsak at sasarahan ang mga daanan. Walang nakapagsabi ng mga magagandang tanawin, hindi na maganda ngayon. Life is full of uncertainties. But one thing is certain. God is still in control. God is still in control. Sa Diyos pa rin. Kahit hindi mo man in-expect, Diyos ay nananatiling Diyos pa rin. And alam nyo, meron pang isang event na darating unexpectedly. Merong isa pang event na mga tao'y maguguluhan din. Magkakagulo, at hindi lang to sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Magkakaroon na itong event na ito'y ang mga anak ng Diyos, ang mga nananampalataya kay Kristo, ay bigla niya na lang kukuhain. Kakaroon ng rapture. Maraming mawawala. Kasama na lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Unexpected ito. Magugulat yung mga tao na wala na yung mga baby, yung mga Christian, yung mga nag-i-invite sa kanila sa church, yung mga nagtatag. Bakit wala ng tag? Bakit wala ng OPM? Bakit ganito? It's because kinuha na ng Panginoon. In 2 Peter chapter 3 verse 10 to 12, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yun, ang kangalangit ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Babalik si Lord eh. At sabi dito, hinalintulad sa tulad ng isang magnanakaw. Unexpected. Sabi niya sa verse 11, dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo na may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos.
habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. This world will be destroyed. Pero bago mangyari yon, nandito pa tayo. Binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon. Pagkakataon na maging sigurado dito sa salita ng Panginoon na tayo ay maisasama sa buhay na walang hanggan sa langit. Maybe ikaw nanonood ka, nakikinig ka, no? Ano yung rapture? Ano yung buhay na walang hanggan? Naririnig ko lang yan, eh. Kilala ko si Jesus, pero nakikinig ako ngayon, eh. Personally, maybe you're saying, hindi ako sigurado kung makakarating ako sa langit. Siguro yung sagot ko. Maybe you're saying, walang makapagsasabi, kapatid, pwede kang makasigurado. Pwede, meron ng daan, eh. Hindi na to magulo. Meron ng daan, pinakita na ng Biblia. Si Jesus ang daan. Siya ang buhay at katotohanan, wala nang iba. Hindi relihiyon. Hindi church ang daan, ginagamit lang ng Panginoon para sabihin sa iyo kung paano ka maliligtas. Pero hindi kaligtasan ng simbahan, ang kaligtasan ay matatagpuan mo lamang kay Christ. Si Jesus 'yon. Sa pamamagitan niya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At dito nagsisimula ang siguradong pamumuhay. Kaya samahan mo ako, kapatid. If you're listening and watching tonight and since I'm pastor, gusto kong makasigurado na sa langit nga ako pupunta. Kasi sa mundo na ito, walang kasiguraduhan. Anytime, pwedeng mawala. Tao, namamatay. Hindi natin alam kung kailan. Mga bagay, matutupok ng apoy yan. Pero merong buhay na walang hanggan sa langit. At ito'y matatanggap mo. Kung bubuksan mo yung puso, tanggapin si Kristo. Galing sa puso, kapatid, close your eyes and bow your head. Sabayan mo ako sa prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoon, patawarin niyo po ako. Makasalanan ako. Marami akong pagkukulang. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad. At sa buhay na walang hanggan, sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Kapatid, kung sumabay ka sa prayer natin, meron ka ng buhay na walang hanggan. Tinanggap mo si Christ sa buhay mo, kapatid, pinatawad ka na ng Diyos. Glory to God. Congratulations. Pero, isipin mo, wala pa tayo sa langit. Nandito pa tayo. Kasi meron pa tayo assignment. Ang gusto ng Panginoon, yung mission mo, yung family mo, makasama din, makarinig din. Kaya i-share mo, itag mo sila, patuloy mo silang bahagian, sila'y makatanggap din ng buhay na walang hanggan. Amen? Kasi ni Lord, lumago ka, magpatuloy ka sa kanyang relasyon, sa relasyon mo sa kanya. Yun yung abiding unto God, no, na tayo'y manatili sa ating Panginoon. Amen? 5 minutes, tapos na tayo. Join tayo ulit sa ating panalangin. Heavenly Father, thank you for this wonderful word. Yes, Lord, maraming hindi sigurado. May mga unexpected events in our life. Ito, mga calamities, tragedies, Father God. And we lift up to you our life. Na kami, Lord, ay kung kami nag-aalala, natatakot, mga anak mo kami, Lord, eh, hindi mo kami pababayaan. At kung mangyari man ito sa aming buhay, alam namin, nagtitiwala kami sa iyo na may ginagawa kang maganda. May kapahintulutan mo ang lahat ng bagay. Kaya Panginoon, sa buhay namin, patuloy kami. Mananatili kami, hindi kami tatalikod. Kundi Lord, mas lalo kaming lalapit sa iyo sapagkat ikaw mag-iingat, magpo-protect, magbibigay ng aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na sasaklolo sa aming lahat. Panginoon, maraming salamat po sa mga salitang ito. Dalangin ko na ito'y maging buhay namin. Hindi kami mabubuhay sa takot, sa pag-aalala, kahit matindi pa yung mga sakunang dumating, may kapayapaan kami sa iyo. Panginoon, salamat. At dalangin namin, mga kapatid namin, maaaring unexpected siya ay na-diagnose ng isang malubhang sakit o anuman COVID, nag-positive, Lord God. O sumasakit ang tiyan, ang ulo, nagsusuka. Hindi alam ng mga doktor kung naging problema. May problema sa puso, nagbara yung ugat. May problema sa atay, sa lungs,
every internal organs, Lord, maaaring ito'y cancer o bukol na pabalik-balik in the name of Jesus. Lahat ng sakit sa katawan mo mula ulog at talampakan, hinihipo ka ng Diyos, pinagagaling ka ng Panginoon, receive your healing. Receive your healing in Jesus' name. Sa kanyang mga latay, pinagaling na tayo, magtiwala ka. Sa kanyang salitang pinadala, pinagaling ka na. Ang banal na Espiritu, bumubuhay sa mga patay, binubuhay ka ng Panginoon, pinalalakas ka ng Panginoon muli. God is restoring health back unto you. He is restoring strength in your body. And even those, Lord, who are suffering emotionally, challenged sa kanyang mental health, Lord God, depressed, suffering from anxieties, Lord God, and fears, Lord, I pray that you will set them free. Touch them, Holy Spirit. Let your word be upon their lives. Let your peace overflow and your joy. In Jesus' name. Salamat po, Lord, sa mundo na maraming hindi sigurado. Salamat sapagkat ang salita mo ay sigurado. Mahal mo kami. Ikaw ang Diyos namin. Aming Ama sa langit. Anak mo kami. At hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwanan kailanman. Maraming salamat sa kasagutan sa aming panalangin. Tinatanggap namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen and glory to God. Kapatid, salamat sa Diyos kung sumabay ka sa prayer natin. Answered prayer na yan. Hallelujah. Thank you, Lord, for joining us sa ating OPM online prayer meeting. Kanina, mga kapatid natin, nag-share, nag-tag. Thank you sa buhay niyo, mga digital evangelists. Tuloy-tuloy lang sa pag-share, ha, mga kapatid. At ganun din sa ating mga faithful kingdom partners, sa mga magsisimula pa lang magbigay, na-bless ka ba ng salita ng Panginoon? Tinash ka ba ng Lord? Andiyan sa comment section natin yung GCash number para sa ating mga love offerings. Thank you, Father. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos na buhay at tanggapin niyo po masaganang pagpapala sa inyong pagbibigay. Yan ay pagtatanim sa kaharian ng Diyos. Dalangin namin ang masaganang anim. Receive the maximum harvest sa mga investment mo sa Panginoon. Return of investment, matanggap mo agad. Pinaghihintay ka sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Kanina kung sumabay ka sa prayer natin at tinanggap mo si Jesus sa buhay mo as the Lord and Savior of your life, kapatid, congratulations kasi anak ka na ng Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Ilagak mo sa Kanya mga alalahanin mo. Siyempre, manatili ka sa Kanya. Kaya, sabay-sabay tayo sa mga anak ng Diyos. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, powers of you! Messiah, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join mo dito sa OPM Online Prayer Meeting, Monday to Friday, 7 to 8. Ako si Pastor Roban. God bless you. Have a great night. See you again. Bye!